Hello mga katimdahan! Ang topic natin ngayon, paano ba tayo nagre-record ng ating daily sales? At ano ba ang kahalagahan nito sa ating tindahan? Ang topic natin ngayon ay kung paano ba tayo nagre-record ng ating daily sales? At ano nga ba ang kahalagahan nito sa ating tindahan? At ano nga ba ang purpose ng ating daily sales? Bakit nga ba natin siya ginagawa? Kasi pinagbabasehan ko siya para sa ating benta. Kung kumikita ba tayo sa isang araw, kung malaki ba ang benta natin o maliit. Kaya tayo nagde-daily sales o kaya tayo nagsusulat ng ating daily sales. Kasi dito mo malalaman kung malakas ba ang benta mo sa isang araw o humina. Nakuha mo ba yung target mo o yung quota mo sa iyong tindahan? Kaya tayo gumagawa ng daily sales natin. At dito ka rin magbabase sa mga buwan na malakas bang bentahan ng ganitong buwan at para naman makapaghanda ka kung hindi. Kasi alam naman natin na mayroong buwan na mahina ang bentahan at mayroon namang buwan na malakas. At para makapag-prepare ka o makapagbili ka ng maraming item na kailangan mong ibenta. Yun yung isa sa ating mga dahilan kung bakit tayo gumagawa ng daily sales. Kunyari ganitong buwan, sa alam naman natin na sa buwan ng August ay mahina ang bentahan o matumal. Yan yung kalimitang naririnig ko sa mga nagninegosyo. Ang sinasabi nga nila, yung buwan na yan ay mahina ang bentahan. At para alam natin kung ano bang buwan ang malakas o mahina. Katulad kunyari ng mga December, yan yung buwan na malakas. At yan nga yung kailangan mong mga paghandaan. Kaya tayo gumagawa ng daily sales. Yun yung isa kong purpose. Kasi nga alam naman natin na kung ano yung mga buwan na malakas at kung anong buwan ba yung mahina. At anong buwan ba yung kailangan nating mag-stock ng maraming item natin. Yan yung isa sa mga purpose ng ating daily sales. Paano ba ako nagre-record ng ating daily sales? Ang ginagawa ko lang, syempre bibilangin natin yung kung magkano ba yung kinita natin sa isang araw. Pero ang ginawa ko rito ay nakahiwalay yung mga grocery items ko at yung mga beverages katulad kunyari ng mga soft drinks natin, mga alak at mga red horse katulad ng mga benta nating sito, yan yung mga kasama sa ating beverages at saka yung nakahiwalay din yung benta ng ating sigarilyo para malaman natin kung magkakano ba yung ating benta sa isang araw. Katulad nga nitong grocery items natin. Kaya ko rin siya nililista at kaya natin siya hinihiwalay. Ang purpose ko rito is para maibalik ko sa kanya. Kaya yun ang aking purpose. Kasi hindi naman kami araw-araw nakakapalengke. Minsan dalawang araw bago kami makapalengke. Kaya kinukompute ko kung magkakano ba ang naging pera ng aming grocery sa loob ng dalawang araw. At siya yung aming ipinamimili sa mga grocery items na to. Katulad ng sigarilyo, ganun din. Kinukompute ko sa dalawang araw kung magkakano ba ang kinikita nila at yun din yung ibinibili ko sa sigarilyo. Kaya ito yung purpose ko rin ng isa sa ating daily sales. At para naman maibalik ko sa kani-kanilang mga item. Kasi kapag hindi ko ginawa yung ganun, minsan kasi nalulugi ako sa ibang item. Minsan kasi kapag pinagsama-sama ko yung pera, hindi ko namamalayan yung pera kunyari ng sigarilyo na isama ko na sa grocery item ko. Kaya hiniwalay ko yung pera ng sigarilyo at hiniwalay ko yung pera ng mga alak. Yun yung isang naging diskarte ko para maibalik ko mismo sa kanilang item yung pera. Kasi minsan may nangyari kasi sa akin na magkakasama dati ang mga pera pero hindi ko na malayan na wala na pala akong pambili ng sigarilyo na ubos na sa aking grocery item. Kaya ganun na lamang ang ginawa ko at gumawa ko ng isang diskarte kung paano ko ba maibabalik ang puhunan ng mga item na to at para hindi mawala yung item na binebenta namin.
at isa pang purpose ng daily sale sa aming tindahan upang malaman ko kung magkano ba ang tubo namin sa isang araw. At isa pang purpose ng pag-record ng ating daily sale sa isang araw upang malaman ko kung magkano ba ang tinubo natin sa isang araw. Kaya dito rin ako nagbe-base kung magkano ba ang tinubo namin sa isang araw at nang mapaghiwa-hiwalay namin yung aming mga tubo. Paano ko ba kinukumpute yung aming tubo sa isang araw? Kasi alam ko naman sa tindahan ko is meron akong mga 15% na patong sa aking item. Yun yung pinaka minimum na patong namin is 15%. Kaya yun na yung kinocompute ko kada kita namin sa isang araw. Kunyari ang kinita namin sa isang araw sa grocery is 2,352, tapos mayroon kaming 1,001, tapos meron kaming 700 sa sigarilyo. Pag sasama-samahin lang namin to, ito times ko siya sa 0.15. At yun ang kung ano ang kinalabasan niya, yun na yung aming tubo. Kung magkano ba yung tinubo namin, pinaghihiwa-hiwalay ko sa tatlong parte. Ito na yung savings at ito na rin yung dagdag puhunan sa ating tindahan at ito yung personal na savings ko. Doon na pupunta ang ating mga tubo. Saan-saan ba napupunta itong mga hinahati nating tubo? Yung sa ating savings, ibinabalik natin dito rin sa tindahan kung ano yung mga kalimitan pa nating pwede nating paggamitan ng savings na yun. Kunyari, meron tayong project na ganitong rack. Doon natin kinukuha yung mga pambili natin ng mga gamit. Kunyari, kailangan nga natin ngayon ng weighing scale. Bibili tayo ng weighing scale para sa ating mga gulay. Yung digital na weighing scale, yun yung bibili natin ngayon. Doon ko siya kukunin sa savings natin. Yun yung isang purpose ko para meron akong pagkuhanan ng pondo na hindi ko mismo kinukuha sa puhunan ng ating tindahan. Yun yung purpose ng savings natin para hindi ko nagagalaw yung puhunan ng ating tindahan. Yan yung paggagamitan natin ng kung ano yung kailangan nating bilhin para sa ating tindahan. At ang pangalawa sa dagdag puhunan natin, yan yung mga idinadagdag nating item dito sa tindahan natin. Siya yung nagpapalaki ng ating tindahan, ng laman ng ating tindahan. Yan yung ginagamit natin sa pagdadagdag ng mga paninda natin. At ang pangatlo natin, yung personal na savings, yan yung napupunta naman sa bangko natin na isinisave ko para sa atin yan. Meron para sa ating personal na gastos. Yun yung pinaglalaanan ng aming tubo. Kaya yun yung malaking purpose ng pagre-record natin ng ating daily sales para malaman natin kung magkano ba ang tinubo natin sa isang araw. Kaya ganun na lang kahalaga ang daily sales natin sa ating tindahan. Kasi dito na kami nagbe-base ng lahat ng aming mga transaksyon o lahat ng aming gagawin sa aming tindahan. Nakabasis lahat sa daily sales report namin. Kung magkano na ba ang naidagdag namin sa tindahan namin, magkano na ba yung naisave ko sa aking savings. Nang sa ganun, alam ko kung magkano na ba yung pera ng aming savings at pera ng amin na idagdag namin. Yun yung isang malaking purpose nitong daily sales report para sa ating tindahan. At kung may natutunan ka sa videong ito, mag-subscribe ka naman sa aking channel at pindutin mo na rin ang notification bell para ma-notify ka sa ating susunod na video. Salamat guys sa panunood.